Hello po. Magbibigay ulit tayo ng karagdagang kaalaman para sa pagtatanim at pagpapalaki ng mais. Ito po ay sigurado kong makakatulong sa inyo, kaya panoorin niyo pong mabuti at pakinggan yung ating mga sinasabi para hindi na po mauulit yung mga comment o tanong na tungkol sa kung ano yung abono ng mga ginagamit natin at kung paano naman ang inyong gagawin sa mga abonong ginagamit ninyo. Ngayon, ating sasalaysay, ating sasabihin kung ano yung mga karapat dapat na abono na ilalagay natin sa mais. Alam nyo po, ang mais ay matakaw sa abono po yan. At kailangan niya po ng maraming abono. At hindi lang basta mga abono, hindi ordinaryong mga abono, kundi talaga yung mga primerang abono para lumaki yung mais at dumami yung bunga. Para maging mabigat, maging siksik yung kanyang bunga. Pakainin po natin siya ng mabuti. Huwag po nating tipirin yung mais. Kaya ito po, pakinggan nyo mabuti yung ating sasabihin para makuha nyo yung kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon ng pagpapalaki at pagtatanim ng mais. Ito po yung ating mais na 74 days na po siya. Katatapos lang po nating magpatubig. Ito po, makita nyo yung ating kanal na may matubig-tubig pa. Hindi kasi umulan ng mahigit ng isang linggo, kaya kailangan nating patubigan yung ating mais. Kailangan nating ma-maintain yung ganda ng panito para masiksik pa rin yung kanyang bunga. Ito yung kanyang mga bunga. Tingnan nyo yung mga bunga na palaki yung kanyang mga bunga at halos parehas lang sila nung una kong tinanim noong November. Ayan. May mga nagtatanong sa atin tungkol sa kanilang mga nilalagay. Alam nyo kasi, sa mahal ng pataba ngayon, napipilitan tayong gumamit ng mga mura kagaya ng sulfate, 1620, at yung mga iba pa na gumagamit pa kayo ng mga brand na para lang makamura. Okay pa yung idea ninyo, pero ang hindi maganda doon, natitipid o parang nasasakripisyo yung pangangailangan ng ating tanim na mais. Di ba po, gusto nyong umani ng marami, umani ng malaki, kumita ng talagang malaki din. Di dapat, ang ilagay natin ay yung talagang magpaparami, magpapalaki ng ating mais. Huwag po yung mga ordinaryong abono. Sa katunayan, hindi po tayo gumagamit ng sulfate. Ginagamit lang po natin yan sa pag-aalo ng herbicide para mamatay yung damo. Ang sulfate po kasi, bagamat mabilis ang epekto ng sulfate kapag nilagay sa mais, madali din po ito nawawala. Yung kanyang epekto, madali din nawawala. 1 to 2 weeks yata, wala na epekto yung sulfate. Kagaya din ng 1620. Hindi rin po ako gumagamit ng ganon, na yung iba, ginagamit nilang pambasal. Hindi po kwan yung mga yon. Ang ginagamit ko po dito ay yung urea 46000. Iyon nga ang pinaging starting ko para mabilis siyang lumaki, para arangkada kagad at makaporma kagad. Hindi yung naglalagay pa kayo ng paupo na 1620 na hindi ko pa ginagawa yun, kasi nasubukan ko na dati, hindi po yun epektibo. Yung ginagamit ko dito, ako ay sa isang hektarya, ulitin ko po ha, sa isang hektarya, sa first na pag-abono, 125 kilos po yung kailangan nating ilagay. Kasi kung may mga natatakot sa inyo na baka malakas yung urea, hindi po. Maraming beses ko na ginamit yon, at hindi ko sasabihin sa inyo na ganun yung ginagamit ko kung masisira yung halaman. Masisira din yung ating reputasyon kapag sinasabi natin yung hindi totoo. Kaya subukan nyo po yun, huwag kayong matakot, dahil nasubukan ko ng maraming beses. Hindi po mamamatay yung mais kapag urea yung ilalagay natin. At lalo na kapag katutubo pa lang yung mais, nalalagyan ng urea, natatakot kayong mamatay. Hindi po mamamatay yung mais. Pero kahit ginawa ko na po yun maski sa purple sweet or sa yes sweet corn, mas lalo na itong BT corn, mas matibay po ito. Mas, kumbaga, mas makunat o mas iba yung klase nito.
siya nga pala, mayroon akong mga nakitang mga maize doon na sa na, na pinagdaanan ko kanina. Pumunta ako ng Manila. Parte yung Tarlac dito sa Concepcion, Capas, at iba pa. Kawawa yung mga mais nila. Talaga natutuyo yung dahon. Ang alam ko doon, kung hindi napatubigan, hindi yun naisprehan. Ito po, inalagaan po natin ng spray. Kaya makita nyo, ang ganda ng kanyang dahon. Talagang parang dahon nung ito ay yung kinalim po nung November. Kasing ganda ng kanyang dahon. Pati yung kanyang mga bunga, parang ganun din, ang lalaki. Ito ay nung una kong spray, yung pinagsabay ko yung kwan. Yung mga iba nalilito sa sinasabi ko, pero depende po sa sa inyo ng mga foliar na minili nyo na. Inire-recommendo ko po na paggagamit kayo ng ANAA 400%. It's either ANAA at Bibitol or ANAA at Power Grower. Pero ang perfect combination kasi, ANAA, Bibitol, Power Grower, at saka Heavyweight. Yun yung mga talagang magkasama. Pero dito, tinitingnan ko, in-experiment ko yung kwan. Yung una, nung naggumamit ako ng ANAA Power Grower, kaya sinasabi ko, sinasabi na papansin ng iba-iba din yung sinasabi ko. Pero sinusubukan ko po kasing pag-iba-ibahin yung kombinasyon para makita po yung epekto. Pero parehas lang po na maganda. Yung ANAA at Bibitol sa 15 to 20 days, maganda rin po yun. ANAA at Power Growers, the same 15 to 20 days, parehas din na maganda. Yung Bibitol kasi, pinapalaki niya yung mais. Talagang, kasi sa mga vitamin ang kailangan nito. At sasabihin ko rin, ano ba yung mga kombinasyon kapag walimbawa, nagpinaghalo niyo yung ANAA, di ba? Yung ANAA na 10 ml, okay na yon sa pang 16 liters. Tapos sa haluan mo pa ng Bibitol, dilalakas yon. Kahit haluan nyo lang po siya ng 20, kasi yung Bibitol dapat 3.5 na kwan yon, na tablespoon. Pero haluan nyo lang siya ng 20 to 25 na tablespoon. Ganon din kapag pinaghalo nyo yung ANAA at Power Grower, kahit haluan nyo lang siya ng 3 level scoop na Power Grower at 10 ml na ANAA 400%, okay na po yon. Ganon din sa pero sa Heavyweight, ang ginagawa ko, dahil yon ang pang last, ginagawa ko kompleto. 4 level scoop, at kung nahalaan kayo siya ng ANAA, ganon din, 10 ml din na 400%. Tapos, kung Power Grower ang hinahalo ko, 2 scoop or 3, yung para hindi masyadong marami. Basta importante, kumpletohin natin yung Heavyweight, kasi yung Heavyweight 40% na potassium yon ang kahalili ng 0060 na potassium na ginagamit ng iba para pang top dress. Sa pagsaside dress po, una sinabi ko sa inyo na ito inabunuhan ko ito nung hindi pa tumubo. Unang araw, ikalawang araw hindi pa tumubo, inabunuhan ko na sa ako pinatubigan, kaya mabilis siyang lumaki, malalaki po ito. Yan po yung eye level, matataas po itong maes kahit na napakainit. At makakapal po yung kanyang mga puno. Tingnan nyo. Sa video, tingnan nyo kung papasok ba yung tingin nyo sa loob o hindi. Pero makikita nyo na napakakapal ng ating maes. So inuulit ko po, dapat ang gamitin nyo lang na abono, urea, complete, or mas maganda na gamitin nyo po yung winner. Mas magaganda, halos walang bungi-bungi na makikita sa mais. Titignan ko itong pangalawa kung may mga bungi-bungi, pero yung una, bihira kang makakita ng bungi-bungi na mais, na kuminsan kapag sa mga maisan normal na makikita natin yung mga bungi-bungi, pero ito bihira. Nung namitas ako nung una na gumamit ako ng winner, yung Yaramila, bihira po yung bungi-bungi. So sa insectaria, pagbubuin natin yung 10 na kwan, 10 na sacks, ang ginagamit ko lang doon sabihin na natin dalawang sakong kwan Yaramila or complete, yung 8 ay puro urea, tapos yung 125 kilos yun yung unang abono sa isang hektarya, yun lang. At meron akong kwan viewer na talagang ginaya niya yung ginawa ko, maganda daw yung outcome. As pinapakita niya sa akin yung picture ng halaman na kanyang inabunuhan.
ang ganda po ng outcome. At ang ginamit lang po niya sa isang hektarya ay 125 kilos. Tapos, noong 18 to 20 days, nag-abono na siya ng pangalawang beses. Bakit tayo dapat maagang nag-abono? Kasi para maaga rin yung development ng ating mga pananim. Yung mag-aabono ng 30, 40, medyo late na po yun. 30 days, 40 days, mga ganon, 45 days, late na po yun. Saka mahirap mag-abono sa mga ganong stage ng mais. Malalaki na po. Kasi yung hanggang tuhod, yun lang ang katamtaman. So yung hanggang tuhod, nasa 20 to 23 days po yun, yung hanggang tuhod. Yun ang pinakamagandang timing ng pag-aabono. So pag lumampas pa kayo doon, medyo mahirap na po mag-aabono. Matatamaan nyo yung ganyang pan eh. Matatamaan, hindi pala matatamaan kundi nakakasugat na pag ganon yung pag-abono. So I recommend na huwag kayong gumamit ng sulfate or 1620, huwag po kayong magtipid kasi napakagastos po nitong mais. At kung titipirin nyo, kukunti lang yung anihin nyo, sayang po. Kaya gumamit lang kayo ng complete or yaramila o at yung urea. So kung mayroon pa kayong karagdahang katanungan, libre po kayong magtanong. Salamat po sa mga nagjo-join sa ating channel at inaanyahan po kayong mag-subscribe at i-share yung ating mga video para mas dumami tayong mga magagaling na farmer. God bless po!